Uy! Yan, yan. Good afternoon, guys. Yan. Good afternoon. Okay. Good afternoon sa mga ka-safety natin. Mabagyong hapon. Okay. We are in the signal number 2 right now dito sa natin. Okay. Sa Manila. Okay. And then yung sa mga ibang karatid natin like Quezon, Bicol. Okay. So, isa lang masasabi natin, no? Ingat-ingat sa mga kaano natin yan, kabaro natin dyan, lalo no ngayon na may bagyo tayo na parating. At syempre, almost dito sa Manila, dadaan yung mga project site natin, no? Medyo ano natin, i-keep safe natin, no? Sa natin. Uy, Sir Ian Glory. Okay, kamusta na ba? Balita na ba, sir? Mukhang nakapasok na ba tayo ngayon, sir? Saan ka na ba ngayon? Okay? So, yung mga ibang ano natin din yan, mga kabaro. Okay, good afternoon. So, waiting tayo sa iba. Baka habang ano, may mga katanungan agad. Okay, so open tayo sa question about regarding sa safety. Okay, yan, nandito pa kaya si ma'am. Okay, may nag-PM kasi sa akin kanina or kahapon. Kahapon about sa PPE guidelines natin. Okay? Yung sa PPE guidelines natin, mga kabaro. Okay? Nasa, ano naman natin yon, RE 11058 natin, na yung PPE po ay nakalagay doon is free for charge. Okay? But, hindi po sinasabi doon na ano, high quality. Okay? Basta approved siya. Okay, may yung supplier merong ano approved, okay, testing sa Occupational Safety and Health Center with certificate. Ano na po natin 'yon? Okay, pwede na po 'yon. Okay, sa mga power safety officer kasi it's gusto yung quality, na hindi naman issue yung ano, hindi naman issue yung brand. Okay, yung quality okay, pero yung sabi nga natin, kung ano yung budget ni boss, dapat kahit tatapatan yung, pero dapat may ano, approved testing tayo with Department of Occupational Safety and Health Center. Yun yung certificate na ng supplier mo ay nagpa-testing at in-approve ng Occupational Safety and Health Center as a third party po nila. Okay, so Mamula, yan, hello ma'am, musta na ba, nakauwi ka na ba? Okay, galing tayo sa ano eh, pasensya na ha. Okay, and then ninyo, okay, good PM. Shout out tayo sa lahat. Ayan si Sir Carlo. Sir Carlo, okay, marami salamat. Okay, yan, isa sa ano natin, magigiting na safety natin na tumutulong, okay, para mag-grow natin itong safety culture natin dito sa local natin, which is dito sa Pilipinas, okay. So guys, kasi gumagawa ako ng inspection ano namin ngayon, for scheduling for ano next month, okay, and then also yung sa mga issue mamaya, okay. Safe mga ka safety preparation from Tisoy is a must. Yes, okay, yan yung bagyo natin, pangalan is si Tisoy, no, buti na lang siya nagiging Tisoy. Okay, so mukhang malakas, no, ang inaano natin dito is malakas yung paparating natin bagyo, sorry. Sana ayan, no, yung mga kabaro natin diyan, yung preparation lalo sa mga building, no, yung mga aloma o pinolit na pwedeng tangayin ng ano, it's ano natin. Ito nga yung isa ibang inaano ng ibang safety natin, na kapag ganito daw bat yung signal number 2, parang wala lang, no? Para lang ano, gabi, walang ulan, walang ano. It's wag na natin hintayin. Okay, matuwa na tayo na at least may warning tayo from ano natin, no, sa government natin, ayan, yung mga tinetext kayo na binibigyan kayo. Okay, yan nga sir, ano, Sir Carlo, buti pa si yung bagyo Tisoy, tayo naugnog na, negro na tayo. Okay, yan yung inaano natin, being safety sa preparation. Okay, yung emergency preparedness nyo, okay, naka-ready na ba yung emergency preparedness nyo, naka-ready na ba yung team nyo na ipapanggabi ngayon. Okay, yan yung isa sa mga ano natin, target natin ngayon na dapat
during may bagyo, meron tayong emergency preparedness team na naandyan, okay? Ano ba yung mga emergency paraparinala na naandyan mo? Kaya ka nga nag-emergency response plan, it's para ano, during ito, isa sa emergency response plan natin, it's itong bagyo na to, okay? Alam ba natin yung emergency hotline? Baka mamaya, yung project site nyo, malapit sa Ilog Pasig, yan, malapit sa mga maaaring ano, gumuho, bla bla bla, okay? O kaya yung bahain, okay? Wait lang ha. So, ayun o, oh, may pandesal. So, ano partner niyan? Kape. O, syempre. Ayun ang ang sarap dyan, pandesal. Kanina pa yan eh. Kumilit agad yung boss ko ah. Okay. O, regards ka muna. Ito, dito ka muna. Okay, ito, ayan. Ang madalas nyo makita ngayon. No, everyone, si Safety Alcabasa. Ang dalas nyo makita ngayon, ano? Okay, ito, ilang mga almost sa 1 week, 4 araw na kami magkasama. Okay? halos araw-araw na kami magkasama ngayon kasi in the last week may ano kami, HS inspection. So kinabukasan, ayan, tapos ngayong Monday na to, meron kami bisita, no, from Buwig, okay? Na ano natin, hindi ko lang na-post ito pero nandun yung mga videos namin, mga namin nandyan. So yung site namin inspection ng other party from other country natin na BYTP, na siyempre alam nyo naman pag puti, okay, medyo mataas ang standard. So in-expect na namin na inayos namin yung site, nag-pre-project. Pero kahit sabi nga natin, even in the preparation eh, tandaan natin na tayong mga ano, it's even yung mga staff city, may mga secondary, mas sabi nga namin mas maganda yung may secondary purpose na ganito para mas nai-improve pa namin yung work site namin o yung mga natin dapat i-improve sa workplace natin. In that scenario, pag-usapan muna natin yung emergency preparedness. Okay? Being safety officer, okay, in the management, dapat may emergency preparedness ka. Sa emergency preparedness kasi nandun yung mga checklist na kailangan mo, okay, na ipiprepare mo, especially mayroon tayong paparating na bagyo na si Tisoy, okay, na medyo malakas. So, kailangan iba yung paano natin. Sa emergency preparedness, ilan yung team mo, ano yung preparation nyo sa site, especially yung gabi, no? Yan yung ano natin. Mayroon ba kayong electrician na naandyan, no? Madalas kasi guys, tanggapin natin si main contractor ang ano, si main contractor yung masyadong nagpe-pre... Ayan, oh, tingnan mo, okay. Safety day. Ay, hindi nababasa. Baliktad yung ano natin, camera. Okay, ito yung baso namin, no, safety day namin. Okay, so ganyan. So, magagawa ka na checklist. In the checklist, yung perimeter area mo, okay ba? Katulad ng mga fencing nyo. Yan, kaya nga, di ba, yung kapag nag-emergency preparedness ka, is yung may checklist ka na ibibigay. Okay, ulitin natin. Okay, yung mga checklist mo na kailangan mo, yung mga drainage mo, okay ba? Clearing ba? Meron ka bang workers dyan na naka-assign? Na baka mamaya ikaw lang ang safety na naka-assign dyan. Sino yung utusan mo kapag nagkakaroon ng emergency? Okay, katulad ng mga pagbaha sa loob na site, yun, baka mamaya yung drainage nyo. Yan, gagawa ka ng checklist doon. Okay, syempre, nandiyan din yung medical ano natin, katulad ng present ba yung first aider mo, yung available ba ng first aider mo, first aid kit mo, di ba? Nandiyan din, sino mga project site personnel na naandyan, di ba? Katulad ni safety officer, nandiyan ba si PIC, nandiyan ba si PM, bla bla bla. Okay? Kailangan, doon sa emergency preparedness mo, no? Hindi lang si project nurse, kung pwede, nandiyan din si project nurse o yung mga ibang safety team mo. Okay? Ano ba yung proper communication nyo? Ano ba ngayon? Dati kasi two-way radio, ngayon cellphone na lang. Paano, 'di ba? Paano kung wala ka ng tawag dito, walang signal, 'di ba? Kailangan meron ka ring sample natin, two-way radio. Okay na nandyan. Ano ba, baka mamaya malobat, di ba? Yung emergency light nyo. Okay, during ganyan na, kailangan, doon sa checklist mo, checkan mo lahat yun eh. Okay, typhoon monitoring. Ngayon, madali na mag-typhoon monitoring. Through radio na lang ngayon, di ba? Ano mo? Nung panahon na, sabi na natin, nung panahon namin, mahirap pa rin kahit, sabi nga natin, doon namin na-experience dati nung, when I become safety nung 2007, okay, na-start ako, hirap,
kasi hindi naman ganun kaano pa yung cellphone dati. No? May meron na cellphone pero hindi naman ganun ka-high-tech na katulad ngayon. Di ba? 2007, ultimo yung cellphone ko noon, wala pang camera. Okay? Ganun ka low-tech yung ano natin. So, keypad lang. Pero ngayon, di ba? Kailangan may camera na, may ganito na. Ganun ka ano, it's... yung ano mo yun, magagamit mo yun. Kahit nga sa investigation, hindi mo na kailangan ng dati, photo, camera, hindi mo na kailangan, cellphone na lang, i-attach mo sa computer, gagawa ka ng report, ultimo yung meters, di ba? Ganun ka-improvement. Pero sabi nga natin, kailangan nandyan yung mga checklist na kailangan mo during emergency preparedness, ano mo. Kaya ka nga nag-checklist, okay? So, dapat, yung bawat personnel doon sa emergency preparedness nyo is... alam nila yung responsibility. Okay? Lalo-lalo na, ulitin natin, no? Si main contractor, almost pinasasapo natin kay main contractor. Ganyan. Yung isa gagawin, si subcontractor, trade con, mag-a-assign lang isang warehouse man. Di ba? So, ultimo, kinabukasan na papasok ng PIC niya, mga yan. Okay? Ultimo si safety. Minsan, tangkapin natin, no? In our local, na si safety officer, siya na rin yung warehouse man. Diba? Na inaan natin. But sabi nga natin, bawat company dapat may emergency preparedness pa rin. Diba? Yun yung inaan natin. To improve ourselves. Kailangan ma-brought natin sa ano sa company natin na kailangan pala natin dito. Kailangan pala natin ng ganun. Okay. Kasi yun ang pinaka ano natin eh. Pinaka guidelines talaga natin. Okay. Wait lang po ah. Wait lang. Masyadong matamis mag-templa yung boss ko. Hindi nga. Matamis talaga yung kape. Ha? No? Matamis talaga yung kape. Wala bang matatamis? Sir, kape! Okay. Salamat. Okay. Guys, kape kayo dyan, ha? Mga ano. Okay, ano oras? Ayan, tama-tama, alas tres. Kape, pandesal, yan. Ano kayo? Okay, tayo. Abang watching kayo dito and then watching and listening kayo dito sa ano natin, okay? So guys, kung meron kayong mga katanungan even sa emergency preparedness ano natin, checklist o guidelines natin, no? Kailangan okay lang. Basta safety topic natin, okay? Sabi nga natin, okay, sa emergency preparedness natin, kailangan meron tayong ano, top head, yung emergency coordinator natin. Madalas guys, sa emergency coordinator natin, ang inaano natin diyan si PM, okay, si project manager, si construction manager. Kung wala si PM, si construction manager. Kapag ano ka naman, wala kang PM, wala kang CM, si PIC. Okay, yan ang ilalagay mo. At wala namin dito, yun. Meron kaming PIC dito, si Engineer Brian Dineros, no? Paluwal in charge, in short na PIC. Okay. Yung ano, no? So, yan yung inaano natin. During emergency, alam dapat niya yung responsibility niya. Unang-una sa responsibility ni head, okay, ni coordinator. Ma-assure niya, no, na dapat yung responsibility niya, unang-una, alam niya during ano emergency operation. Pangalawa, dapat alam niya na sa entire building kabisado niya. Okay? Bakit? Alam niya yung palusot, lusutan, ano yung mga emergency na. Dapat din na-arrange niya ng proper yung communication niya. Saan? Sa labas, sa loob, internal. Ano yung internal? Yung mga city niya, yung mga ano niya, mga tao niya. Okay? And then internal, syempre, kasama si external. Sino yung mga external? From LGUs. At tumulad nung kailangan niya ng police, kailangan niya ng bumbero, kailangan niya ng DIRMT, no? NDRMO, no? Yan, dapat alam niya. By getting yung mga contact number, ano na lang, di ba? Yan yung mga ano natin. Siyempre, give direction. Ano pa? Okay? Magigive siya ng direction sa mga safety in charge o sa mga safety officer niya na kung paano gagawin. Kasi sila halos yung magkatuwang doon sa emergency preparedness natin during ganyang may scenario ng bagyo, di ba? Okay. And then also, dapat hindi naman kaya lang yun. Siyempre, kailangan meron mga assistant siya. Okay. Sino ba yung mga assistant niya? Pwede yung mga alternate project coordinator natin. Kunyari, nandiyan si PIC, nandiyan si CM. So,
dapat alam niya in yung advance na doon sa coordination niya, dapat alam niya rin, no, kung ano yung mga dapat gawin, alam niya kung sino yung mga member, yan yung mga ano, yung mga emergency coordinator alternative, ah, yung katulad ni CM. So dapat, di ba, hindi pwedeng si PM lang naman nakakalam, dapat lagi siyang may assistant kung paano yung gagawin niyang coordination sa site niya. At syempre, no, just see, EHSE coordinator. No, yan yung mga nandiyan yung mga safety officer natin. No, na alam niya syempre, direct reporting siya doon sa top head niya, project manager niya, doon sa workplace niya. So ire-report niya ano yung mga ano, by through texting, by through radio, di ba? Ganyan. Okay, ire-relay niya lahat ng mga ano nangyayari. Okay? So ano gagawin naman ni safety? Magpapalo siya ng tao niya. Siyempre, hindi pwedeng si safety goon ang goon niya sa site, bumabag yun, ah, maglilibot. Di ba? Kailangan may tao ka rin. Kaya nga nandyan yung mga, ano mo, yung mga guide mo, okay, sa perimeter. Nandyan yung mga safety coordinator mo, di ba? Kailangan, being safety officer, ganun yung advance mo dun sa emergency preparedness nyo. Ang nangyayari kasi, sorry to say, sa mga kabaro natin, kapag bumabag yun, nag-uuwian, una-unahan na umuwi. Okay? Kapag may bagyo, may emergency, una-unahan na lumabas. Okay? Nawawala yung ano, nawawala yung totoong meaning ng pagiging safety sa sarili nila. Okay? Hindi ma, baga, sabi nga, safety sa sarili, safety officer ka. Okay, sabi niya, sir, sarili ko muna. Tama naman yun eh, pero inaano, kung kasama ka sa emergency team, dapat alam mo kung paano mo ano, hindi yung pwedeng nasa emergency team ka, kasama ka sa emergency team, ikaw yung unang ano, lumalabas. Okay? Dapat alam mo kung paano mo ipopront yung sarili mo during sa emergency. Ano yung gagawin mo? Ano ba yung responsibility ko? Being safety. Diba? Kasi nga, kayo yung nasa EHSE coordinator. Kaya nga, kayo yung sa EHSE meeting committee. Kayo yung nagbibigay ng mga preventive measure. So, ano gagawin mo? Lalo na kapag may preventive measure ka during a disaster or emergency like typhoon. Ganyan. So, dapat ma-identify mo ano ba yung pangangailangan ng mga taong na ano, ng mga taong nasa paligid mo. Okay? Wait lang. Saan punta? Bangko? Mag-withdraw? Pa-deposit ka rin ako. Anong bangko ka ba? BDO. Parang BDO dito. BPI? Wala rin. Ano? City Bank. Ayaw mo lang. Hindi ba? Sige, sige. Kung meron naman pa-credit, di ba? Pa-withdraw to. Withdraw? Oo. Ah, taxi. Pag deposit, ayaw pag withdraw. Okay. Then. Hindi. Thank you. Okay? So, yan. Asa na ba tayo? Sa safety, no? Dapat being safety, proactive tayo. Yan ang inaano natin eh. Being safety, kailangan proactive tayo sa scenario natin, sa workplace natin. In that way, alam natin, di ba, kung paano yung ano natin, yung pagsasalita sa ibang tao, yung releasing information natin sa ibang tao. Madalas kasi, okay, isa ako sa nadali niyan, no? Kaya nga humihingi ako ng pasensya doon sa last post ko, no? Nung ano natin na, may alam ko, may tinamaan tayo dito na sa team natin, pero, sorry to say, pero, siyempre, tao lang tayo na humingi ng information, pero ano natin, pero in that way, sabi niya for improvement, okay, na ano natin na kaya naman natin maiwasan yung mga ganong scenario, kung talaga sabi niya like what I said doon sa ano, think before you click, okay, pero ano na natin yan, okay, so yan yung inaano natin, di ba, dapat alam mo yung responsibility mo, okay, ano ba yung gagawin mo. Sample ko na lang, kung ako ang safety officer, nakatoka ako sa sound, no, sa alarm, no, nakatoka ako sa emergency, di ba, may alam ko, ako yung nakatoka ko niya, kaya ako yung nakatoka sa sounds lang ako pupunta, tinoka ako doon sa rescue. Okay? Kung paano, ano, siyempre, bago ko pumunta doon, alam ko na kung ano yung bibit-bitin ko, ano yung kailangan kong dalhin during emergency. Okay? Dapat, alam mo rin yung, ano, total, di ba? Being safety, ito yung pinaka, ano, number one responsibility natin. Hindi lang naman sa, ano, alam dapat natin, no? That's, yung halos, okay? Hindi naman 100%, pero halos, alam natin kung ilan talaga yung workers natin sa workplace.
That's why ano natin, nire-required natin bawat subcontractor, main contractor, bla bla bla, kahit sino na magpasa. Subcontractor man yan, main contractor, subcontractor, trade con man yan, di ba? Hiningin natin ng daily activities or daily manpower. Okay? Nire-required natin sila. It's because of our emergency. Okay, emergency response plan, no? And doon sa requirements nila. Kailangan, alam mo, no, nung umaga, kung ilan yung manpower ng subcontractor natin, ilan yung pinasa niya manpower, saan yung activities nila, kaya nga sila merong requirements na everyday GHA, job hazard analysis, no, na everyday yan. Para alam natin, anak, may monitoring ka during emergency, o may mga tao tayo doon, yan ang importante ng daily manpower. Okay, based on our guidelines, BMCT, hindi yung kaya ka nagde-daily manpower, humihingi ka, sir, kasi sa toolbox hindi, dapat alamin natin kung bakit ba tayo nagtutoolbox, di ba, bakit ba tayo humingi ng daily manpower, bakit ba tayo kailangan gumanan, bakit ba tayo humingi ng permit, di ba, sa workplace natin, may kanya-kanyang meaning yan. Isa yan sa mga safe system of work na kailangan mong i-improve, kailangan natin gawin. Kasi nga, unang-una, responsibility natin na being safety. Okay? Sorry to say kung may maingay sa labas, ha? Meron kasi nga. Okay? Yan, no? Okay? Yan yung inaano, no? Natin. So, yan yung isa sa mga, ano natin, na during emergency. Okay? Marami pa. Kaya nga, may nagtanong ako lagi, nagtatanong ako sa mga safety officer ko. Okay, ito laging is, o sa mga training, no? Malala, kapag mga advanced training course, marami kong katanungan na gusto ko sila mismo yung ano, bakit ka na humihingi ng daily manpower, bakit napaka-importante ng emergency preparedness, ano ba ang halaga ng health and safety committee, di ba? Marami, sabi niya, ah, ganun pala yung sir, di ba? In that way, di ba, doon ka lang babase, doon ka lang, di ba? Sinasabi ko nga, hindi lahat ng utos tayo gagawa eh. Hindi lahat ng utos eh tayo kikilos, di ba? Marami. How do you deliver to your other person? Like si Poma, supervisor, bakit napakalaga ba nila sa workplace na nandiyan sila? Di ba? Hindi lang naman yan eh. Madalas napapaaway si safety officer ni Poma. Sasabihin ni Poma, ni Lidma, sorry to say ha, wak naman. Okay? Sasabihin ni Foreman, ni Lidman, ni Supervisor, mas malaki pa sa out ko sa iyo kung utos-utusan mo kami, ganun lang. Di ba? Hindi naman tayo nagpapataas ang sahod eh. Okay. Sabi mo, hindi naman tayo sa pataas ang sahod dito. Alam ko mataas ang sahod mo kasi yung experience mo. Okay? Pero sabihan namin, ito yung trabaho ko. Hindi ko naman sinasaklawan yung trabaho mo. Huwag masaklawan yung trabaho ko. Sundin natin yung isa't isa. Susundin kita, sundin mo ko. Di ba? Hindi naman para sa akin ito. Di ba? Explain natin. Nandito tayo para ano, magtulungan being supervisor natin sa workplace natin. So, yan. So, marami tayo, di ba? Sa emergency preparedness natin, meron tayong mga team, ano, team member. Okay? Dapat, yung mga, kung sino yung assignment team member, di ba? Pwedeng si first aider, pwede si foreman, si leadman, kahit sino, no? Pwede mo ilagay yan sa emergency preparedness mo, sino yung team member mo. Pero dapat, alam nila kung paano kayo nila isusupport, okay? Hindi pwedeng, ano, may team member ka, hindi nila alam kung paano kayo support. Bakit? Inassign mo lang siya, wala kang proper training, wala kang proper responsibility na binigay sa kanila. Bago mo implement yung emergency response plan, ano nyo, it's dapat, binibigyan mo sila ng proper training. In that proper training, binibigay mo kung ano yung dapat responsibility nila sa workplace na para hindi lahat nakaatang sa balikat natin. Okay, ano ba yung crowd controlling, di ba? Sabi nga natin, during emergency, sino ba yung crowd control natin? Yan ang problema. Kapag wala kang emergency response plan, emergency response training, yung crowd control, kung sino-sino na lang pumapasok, ano-ano na lang ginagawa ng mga tao, yung ebidensya mo, yung mga evidence mo, yung mga ano mo, isawawala. Bakit? Ang daming chismoso, ang daming chismosa. Yan yung ano natin. Siyempre, yung authorized personnel lang, during kapasok is yung magsasalita. Baka mamaya, si member mo, salita ng salita. Ito nangyari dyan, ito yung nangyari dyan, di ba? Kailangan, alam ng member mo, sino lang yung dapat magsasalita, lalo-lalo sa mga media. Okay, sa top. Diba, yan yung inaano natin during, emergency preparedness natin. Siyempre, hindi rin, nandun na ba tayo, tapos na ba tayo?
during emergency mo, kailangan mo ng mga equipment. Okay. Kanino mo ba makukuha yung mga equipment? Pwede yung warehouse man, pwede sa mga operator. Makikipag-coordinate kayo, no? Sir, may ganito, ganyan, ganyan. Diba? Kailangan meron kayong equipment coordinator dyan na alam niya kung paano niya i-sistema yung ano na. Okay, wait lang ha. Ban! Ban! Kaya nga isa pare. No? Meron pa? Mawala na ata. Meron yan, sir. Ayaw nang bumitaw nung isa. Meron pa? Okay, pandisal tayo guys. Okay? Yan, no? Habang ano, dito. Yan. Ganito kami dito. Okay? Ganito kami dito. No? Kain lang ng kain. Pero diet na, sir. Okay? Ganun na natin. So, guys, yan. Ano pa natin? Habang dinidiscuss natin yung ERPER, Emergency Response Plan, Emergency Response Training, baka may mga katanungan kayo habang kumakain pa ako. Okay? Kain tayo, sir. Kape-kape. Ano mo? Ayan. So, yung mga nanonood dyan, pati mo na, ano mo ito tayo, napay. Okay? Baka meron pa kayo ibang katanungan dyan about sa safety, regarding sa safety. Pasensya na kayo kung maingay ha. Maingay kasi sa labas, merong nagaan. Hindi naman natin mapwedeng pigilan yan. Email talaga ano kasi may babasa ako ng email ngayon. Okay. Guys nga pala no, one of these days baka yung emergency response plan na ano ko, it's only a guidelines ha, baka i-post ko dito sa group natin para meron din kayo nakukuha. Okay. Na idea. Sabi nga natin, it's only a guidelines na hindi natin inaano na 100% is nandun. Okay? Pwede nyo baguhin o pwedeng maging idea nyo lang o pwede nyo maging guidelines. Okay? Yung emergency preparedness plan natin. Okay? And then also, syempre, nasa na ba tayo? Nasa equipment na tayo. Okay? Yan, no? Okay. Oh, nandun na tayo sa equipment and supply personnel ba? Nandun na tayo. Okay. So, kailangan nandyan yung operator nyo. Nandyan din yung electrician. Nandyan yung maintenance. Di ba? Na ano natin. Depende ha. Hindi ko sinasabing present lahat. Okay. Mahirap yung para sabi nga natin. Management ang mag-decide pa rin niya. Pero at least, meron kang isang taong naka-responsible para maano yun, ma-sustain yung ganung ano natin. Siyempre, nandiyan si security, ano natin, si communication and warning personnel natin, o communication personnel o blah, blah, blah. Okay, so, yan yung mga, ano natin, mga team natin, no, na nandiyan, no, minsan, meron tayong transportation personnel, no, ano, mga driver, nandiyan yan, yung mga service natin, ships, especially kung may ambulance kayo sa site, di ba? Mas maganda. Okay? Isa sa mga naging nakita kong project na may ambulance dito, kung alam nyo, isa lang ha, isa na nakita ko na ano dito, it's, wala pa naman, hindi ko naman nalibot ang buong ano natin. It's like Okada, di ba? Nag-assign sila ng, ano, may mga sarili silang, nagulat ako, may sariling ambulansya, no? Like ambulansya yung site nila, nasa area lang na yun, okay? Pero it depends naman kasi sa procedure ng company. Okay, yan yung mga inaano natin do sa ano natin, no? Mga transportation personnel, yung rescue, no? Siyempre, rescue and evacuation personnel. Huwag makakalimutan yan. Alam nila, no? Kung kung kailan sila magre-rescue, ano yung gagawin nila, no? Okay? Gagawin nila. Okay. Sa workplace nila. Ayan. Nag-i-email kasi ako guys ha. Babasa rin ako ng email. Kasi may mga nakita ko ba? May mga ganyan kasi ako. Ayan o. Thanks Jeffrey. May email din kasi ako sa kanila. Ayan. No, kailangan din. Siyempre.
kahit nagla-live tayo, syempre, tatrabaho pa rin tayo ng kahit pa. No, nagtatrabaho talaga tayo. Okay, yung iba. Okay? Sorry, nawala. Ano ba nangyari? So, yan. No? Ano natin? Okay? So, yan yung inaan natin. Sa rescue and evacuation personnel, sino yung, syempre, lagi silang reporting doon sa coordinator o sa top. No? Alam nila yung responsibility na i-assess nila yung ano, di ba? Sabi nga natin, unang-una, bago lumusob sa gera yan. No? Yung mga rescue and evacuation personnel natin, alam nila. O, alam nila yung ano, kung paano, kung sinisip ba sila. Okay, syempre, no, madalas, ano, may first aider tayo, may nurse tayo, okay, hindi natin yan sinasalang sa loob, okay, ano yung gagawin yan, sa labas lang yan na site, sa labas na perimeter, no, sila yung magbibigay ng first aid na binibigay ng, ano natin, ng mga, dinadala ng rescuer. Okay, teka lang, may tanong ko sa, ay, ask ko lang about calamity preparedness, anong step in safety officer na gagawin? Nagagawin sa site lalo kung high risk po. Thank you. Ano sir? Calamity preparedness. Sir, yun nga, yung calamity preparedness, kaya ka nga nag-emergency preparedness, no, yung sa mga calamity like typhoon, okay, mga ganyan, it's, ano natin, meron tayo, ito, preparedness lang yun sa atin. Kasi yung, ano, meron tayong tinatawag na risk manager, okay, iba pa yung mga insurance, okay, so, ano lang natin, ha, sa preparedness training, sa emergency preparedness plan kasi, nagpa-plan ka, okay? Nagpa-plan kayo para yung ano, yung hindi naman natin maano yung disaster, like typhoon, hindi naman natin mapipigilan yan. Ma-eliminate natin yung high risk, okay? Yung malaking epekto sa site natin, sa workplace natin. Kaya kami emergency preparedness plan. Doon sa kalaano natin, calamity preparedness natin, yan na yung inaatak, bagyo, lindol, hindi ano natin yan eh, kumbaga yung risk binababaan natin. Iba pa yung trabaho ni risk manager. Si risk manager naman, kung pumasok na yung ganun, it's iba na yung trabaho niya. Si risk manager naman, yung katulad, isang sample natin, nasunog yung building. Si risk manager, o kung may risk manager kayo, siya na yung magki-claim doon sa ano natin, sa tawag dito, insurance, no? Si risk manager. Oh, si risk manager din yung almost, may kilala akong risk manager. Siya yung gumagawa ng emergency preparedness plan. Okay? In that way, no? Sa lalo kung high risk. So, sa high risk kasi, sir, in construction, we are in high risk, no? Sa construction, sa mining, lahat yan, high risk naman po yan, inaano lang natin. Sabi natin, pag calamity, pag ano, sa it's high risk po, high risk, yes. No, high risk na po. Wait lang, ha? Yan, no? Na, inaano na. Feedback ng auditor sa ating pending issue. Okay, wait lang ha, sagutin ko lang to, no? Yan. Sir, Taga Rosas. Okay, sige, ano. Kasi, yung ina natin, kaya nga tayo dito, ulitin ko ha, so nawala ako. Maingay kasi dito, okay? Kaya nga tayo, sir, nag-emergency response plan. It's para alam natin yung bawat responsibility ng bawat isa. Okay? Alam. Ano sabi? Okay? Yan, mamaya. Verbal lang. Ano sabi? Sabi nila dapat may nag-push talaga sa site to close mga issue, particularly kung na-close na din. Verbal lang, malaman natin responsibility. Alam mo. To close ng issue like process. Ano pa?
Artemio, okay. Yan. So, ulitin natin, no? Sayo, sorry, sir. Meron kasing ano dito. Okay? Yan yung sinasabi. Kaya ang naging emergency response plan, unang-una, ang trabaho natin being CP is EHSE coordinator ka. No? Lagi mong tatandaan. Environment, health, safety, and security, blah, 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 coordinator ka. Reporting ka lagi doon sa taas. Okay? Kung nandun sa taas si PM, o no, si PM, si CM, si PIC, doon ka reporting. Bakit? Lagi kang reporting sa emergency coordinator mo. Ang emergency coordinator natin sa during ERP ay yung top natin. Okay? Ang top natin sa site, it's lagi si project manager. Okay? Kasi bakit? Si safety manager, kung may safety manager kayo, nasa office siya. Diba? Ang ano, it's sa itang inaano natin, kinukonsider natin. In that way, i-relay mo lahat ng information sa kanya. Katulad nung sample natin, sir, nasira yung pen, sir, ganito yung pens. Para ma-determine niya, anong type of, control measure ang pagtutulungan nyo. And then, mapag-usapan nyo, anong disaster? Sir, ito na yung bagyo, ito na yung lakas, ito na yung ganyan, blah, blah, blah. Okay, para ma-release. Okay, yung ano natin, ano na, yung mga collect natin. O makulik natin, ma-provide natin yung relevant ano natin, data na kailangan natin. Yan ang trabaho ni safety sa emergency o kalan ano natin, emergency preparedness natin. Okay, kung meron kang ano, it sounds ikaw magbibigay ng ano, it's depende sir, don't makikita mo yan sa emergency response plan ng company nyo. Hindi yung improvement, kung may kailangan kang i-improve sa emergency response plan nyo sa company nyo, i-discuss mo. Okay, kasi bakit mga safety officer natin pagpasok, it's mandatory, di ba? Mandatory may mga ganyan na dapat scenario sa workplace natin. Okay, ano sabi ni ma'am? Sinabi ko naman kaya lang makita pa. May mga outs natin din pala. Ah. Ma'am. Okay, wait lang po, ah. Wait lang guys, sagutin ko lang to siya. Ay, nawala. Sige, yan. Okay? So, yan. Okay, ma. Uy, Sir Jake. Sir Jake na chika. Yan, isa sa mga natin. Yan. Okay, guys. Thank you, sir. Ayan. Wait lang, sir, ha? Patong ko lang. Nahihirapan na. So, wait, ano ba? Tungtungan uli. Wala na naman akong tungtungan dito. Ayan. Session na kayo. Naka-headset ako. Okay. Yan. Sir Jake. Maraming salamat. No? Yan. Please. Ano mo. Yan. Isa rin po sa mga natin. Okay. Guys. Please. Thank you, Sir Jake. Maraming salamat sa tulong para saan natin sa binibigay natin na ganitong opportunity sa mga safety officer natin, lalo-lalo hindi naman natin mapili lahat, unti-unti natin maano natin to na yung mga kahit simple things na mga ganitong libreng ginagawa natin, it's makapagtulungan natin. Okay, so yun yung inaano natin. Yan, Sir Agaro Rojas the second, okay na po ba, sir? Please, kung may ano ha, hindi naman natin lahat masasagot, hindi naman tayo, sabi nga natin, yung idea lang, sir, yung idea lang ang ano natin, ang kaya natin ibigay. Kasi, as of now, hindi naman tayo, hindi naman lahat memoryado natin sa ano natin, yung idea lang na maibibigay lang natin. Yun lang naman po, okay? Sana po, naibigay ko rin. Sir Rojas, yung idea. It's almost idea lang kasi pag pinag-usapan mo ang emergency preparedness, even si DRMO, nag-iimbite yan dalawang araw.
diba? Dalawang araw to conduct yung mga actual scenario, yung mga preparedness na kailangan sa workplace nila. Kasi magkakaiba eh. Okay, magkakaiba. Sabi nga natin, yung site mo, sabi nga natin, bawat area sa Manila or dito sa Pilipinas, so na tayo man, it's may kanya-kanyang fault line. Okay, may mga kanya-kanyang high risk, okay, na pwedeng, ano gawa? Okay, ano ginagawa natin, okay? Napuputol yung wifi natin, guys, okay? So, yan yung mga, ano natin, yung mga iba, okay? At saka yung mga ibang ano natin, hello, shout out sa inyong lahat, okay? Ayan, sila. You're giving us the principle. Ano yung giving us the principle, sir? Basic principle lang yung binibigay natin, hindi naman tayo computer itong utak ko, mukha lang talagang globo. Pero hindi po siya, no? Ang laman din po niya na may katulad po ng mga iba rin pong laman dyan. Okay? Hindi, joke. No? Yan yung inaano natin. So, guys, don't hesitate na magtanong dito about regarding sa safety. Basta lang po wag pera. Kasi pag nagtanong po dito tungkol sa pera, magre-return call po ako sa inyo. Bakit? Yan din po ang problema ko. Okay? Lalo na ngayon. Okay, guys, no? Ayan na natin. Just enjoy, no? Natin na sabi nga natin. So, yun yung ina natin sa emergency preparedness. Ano natin? Plan natin. Okay, lalo-lalo na ngayon may parating na bagyo, no? May parating na bagyo, lalo na. Marami tayo. Meron tayong tinatawag na fire. Okay? Meron tayong earthquake, meron tayong typhoon. Typhoon. Sabi nga natin, si typhoon kasama niyan si floods, di ba? Meron tayong mga ano disaster natin na marami. No, marami tayong dapat pag ano, it's pag-iisipan sa workplace natin na kailangan natin ma-improve, okay? Hindi lang naman, 'di ba? Weather disturbance natin, marami pa 'yan. Sabi na natin, sama na natin yung bomb threat, 'di ba? Yan, madalas 'yan. Ewan ko ba kung bakit sa school madalas ang bomb threat kapag final exam na. 'Di ba? Okay. Yan. Di ba? Ewan ko ba. Tingnan nyo, pansinin nyo sa school. Ang daming bomb threat. No? Pag pinanood nyo, tanungin nyo, final exam na yun. Yung araw na yun. O kaya yung kinabukasan na yun. Joke lang yun. Ano lang naman tayo. Marami dyan. Maraming bomb threat din na nakaka-receive yung company nyo. No? Lalo-lalo na yung mga ang company nyo eh, yung mga nasa province. Oh, yan naman dalas magano eh. Mga nasa probinsya, ikaw ang na-assign doon. O yan, sample ko na lang. Bigay tayo ng telecommunication yung company nyo. Yan, yung madalas yan, di ba? Na, paano mo i-improve yung emergency preparedness plan mo sa mga ganong scenario? Okay? Yan. Hintayin nyo. Okay? By next year, no? Meron pa rin tayo. Guys, ha, watch out lang kayo dito. By next year si Sir Jake pag-uwi. If I'm not mistaken, nakalimutan ko na Sir Jake. March, no? Magbibigay siya ng ano natin, short briefing. Kaya ba natin, sir, 50 katao? Para sa mga safety ano natin dito, safety group natin. Ano, magtotok. Okay, siyempre, yung venue, yung ano natin, sound system natin sa amin yan. Kasi they have sleepover in the reviews, no? Okay. Sleepover over in the reviews. Okay. Yan yung mga ano natin. Okay. Yan. Yung sa mga ano natin, no? Yan. Sabi nga ni Sir Jay, kasi they have a sleepover in the reviews. Okay. Yan. Totoo. No? Na, hindi naman. Hindi na, ano naman natin. That's why we have here, no? Sir Jay. Yan. Pag-usapan natin, Sir Jay, yung ano. Sa March, no? Yung pag-uwi ni Sir Jake. Yan. Isa, yung mga magbibigay yan. February. Yan. February. Mga araw February. Hintay kayo. Kaya yun. Yan.
No? Ano bang courses yun? Sige. Sir. TIS talaga, okay? Ano ba yun? Leadership training. Mga ilang araw ba yun, sir? Mga ano ba yun? 1 day, 2 days. Okay, yung venue, sir. Amin na yun, sound system. Okay. TIC. Okay, importante sa lahat. Okay? Baka may magtanong, sir, ano daw yung TIC mo, no? Inaano natin. Okay? Sa February, abangan nyo. So, by January siguro, mag-uusap kami ni Sir Jake about sa posting, no? O about sa ganyan, okay? Na ano natin, sa certificate natin, i-include din natin yan, sir. So, gagawa pa. Huwag kayong mag-alala. Yung training ni, ano, ni Sir Jake, gagawa natin ng ano yan, na certificate. Okay? Ayan. Meron na yan. Sir Jake, thank you daw pala sa mga safety vlog mo, Sir Jake, na chika. Ayan. Thank you, malam. Ayan. Isa kayo sa marami matututunan dyan kay Sir Jake, no? Okay, na ano natin, sa mga ka-safety natin dyan. Na dapat matutunan natin, no? Ang hirap kasi na one day lang yan basta may cooperation and materials. Yes, yes, sir. Sound system, projector, meron naman tayo niyan. Area, meron na tayo, no? Yung 50 katao, baka pwede natin maano yan, ma-sustain natin yan. Hindi nga lang sa Makati area siguro, around site, no? Na natin. Pero marami naman tayo dito sa city group natin, no? Na magtutulong-tulong about diyan. Okay? Yan. Ayan, mali, interpersonal skill pala. Okay, 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 okay. Okay lang, sir, kahit ano naman yan, sir. Importante para ano, para matutunan ng mga ka-safety natin dito. Okay, what is the responsibility at sa site, ano yung may totoong skill nila dapat na ma-improve, okay? Abot po ba, kakakyat ko lang, nasa site ako. Okay lang, sir, no? Sir Bod, no? Nobby. Lanas, okay lang, no? Mahaba-haba pa, no? Watching ka lang, sir. Pwede naman din sa replay, no? Nandiyan naman din sila. Eto, nandito na si Sir Jake. O, nandito na yung mga ibang ano natin, mga ibang kabaro natin, no? Na, nanonood din. Yung iba kasi nanood, ano nang, okay? Nawala na. Pero kanina kasi ang pinag-uusapan namin yung emergency preparedness plan, emergency response plan, ganyan yung ina natin. So, yan sila Mike, sila Sir Rojas nagtanong about doon sa natin. And then pinag-uusapan namin ni Sir Jake yung training about sa February, no, na naka-schedule niya na pag-uwi niya dito, no? Kahit sila masino, no? Try natin na hindi naman ako nagsasalita ng tapos, Sir Jake, pero try natin na maka 50. 50 man lang ma-invite natin na tao, no, na para sa pre-training natin. It's okay na ako doon. Okay, siguro okay na tayo doon na ano, kasi yung venue pa, iaano ko pa yung venue, kakausapin ko pa yung sa work site natin. Yung nakaraan kasi may nag-alok ng venue niya para sa GHA risk assessment. Eh sabi ko na na-confirm ko na yung venue doon sa Makati, wala namang problema. Wala namang problema, kaya naman mag-sustain ng 30 katao yun. So, yun yung inano ko. Continuous lang tayo, sir. No, yan. Yung mga ibang kaano natin dito, mga ibang ka-safety natin, ka-grupo natin, na keep watching lang, di ba? Na tulong-tulong tayo to promote our safety culture here in our local na dahan-dahan. Alam ko, marami dito yung behavioral issue natin. It's medyo hindi pa ganun, no? Yung mga kultura o culture na natutunan nila in the previous, pwede natin tulong-tulungan na mabago para ano, malis natin yung mga ano natin. Okay? February 20 or 21. Yan. Yan, may date na si sir. Uy, Thursday o Friday, sir? Pwede siguro. Pero mas better kung ano yan, weekend, sir. Kasi, pero try natin, sir. No? Mas maganda nga yan, February 20. No? Tingnan natin kung sino talaga yung totoong maakatin o sino talaga yung magbibigay ng time para dyan sa ano natin, sa pre-training mo, sir. Okay yan, wala pong problema, sir. Finalize na lang natin by January. Kasi madali lang naman. Sabi ko nga, nakita mo yung posting ko noong pre-GHA at risk assessment, wala pang pataaraw, tatlong araw.
puno na. Okay, yung scaffolding inabot ng ano, kasi medyo daw matagal, pero inabot ng mga 1 week lang. Ganun lang naman yan eh, no? Marami kasi dito eh. Di, pero sir, pwede, mas maganda weekdays, okay? Para ma-sure natin kung sino talaga. Yan ang isang challenge natin dito, sir. Okay? Yung weekdays na yan, yan. Kasi pag Sunday, hindi naman natin pinag-ano, pero i-challenge naman natin yung ano, yung mga ka-safety natin dito ng weekdays. Kasi bakit? Marami kasi, di ba, nag-GHA risk assessment na tayo, weekend natin tinapat. Scaffold training and assessment, it's weekend natin parehas tinapat. So, challenge natin, sir. Tama yon, sir. 20 or 21, doon na lang tayo mag-usap. Pwede na yon. Okay? Ang ano natin. Huwag natin, ano na natin. I-challenge na muna natin yung mga SO natin, no, about sa dyan. Okay? So, 20 or 21, sir. Fix na tayo doon para ma-challenge natin, no, kung sino yung mga pwede at hindi pwede talaga nung araw na yon. So, that time, makikita natin na kung sino yung talaga mga willing na umatin for that training. Okay? Bon, hindi ka na nagbabasa, ha? Okay. Interpersonal skill, okay? Ganun yung parang sa safety, ano yung mga skill na dapat mong matutunan, ano yung mga skill na dapat natin ma-improve pa, okay, sa workplace natin. Yan, yan yung mga ano natin, no, na challenge ni Sir Jake sa atin na training, okay? So, okay, mag-aala, meron din naman yung ano, bawi, okay? So, yan, oh, mag-ano muna tayo. Okay, shout out. Uy, nandiyan pala si Sir John Patrick Rial. Sir, congratulations sa mga ongoing trainings mo, Sir Jake, Sir Bon, o yung iba pa, no? Lahat, no, congrats. Okay, I'm so happy, no, sa mga achievement na nararating nyo o sa mga ganyan. It's sana lang, tuloy-tuloy lang tayo, okay? Kasi alam ko, marami tayo natutulungan about dyan, okay? Yan, sir, ayan. Sir Jake, nagtatanong sa iyo, tama ba yung sinabi ko kanina na yun yung bibigay natin proper ano training sa kanila? Okay. No? Yan, yung iba pa, no? Yung mga iba, nawala na. Okay, nawala na yung mga ibang kabaro natin. Hey, hindi pa po ako nakakapag-backread, sir, session. Ay, hindi, no. Biro lang yon, sir, Nobby. Okay, wala yon, sir. Okay lang yan. No, don't worry. Walang ano yun. Ito naman, masyado naman matampuhin. Hindi, joke lang. Okay? So, yan, sir, Nobby. Basta, Ano ka lang lagi ka naman nandiyan sa ano natin, sa group natin na nagaano, it's tulong-tulong lang tayo, no, sir. Yan. No, kung lahat kayo, sabi ko nga eh, we try, no, na lahat kayo. Yep, tama, time management, interpersonal skill and communication skill, no? Kung lahat kayo, it's sabi nga natin, Sir Jake, 1,700 na tayo dito sa group, no? Yung iba, no? Sabi nga natin, it's may mga safety officer tayo dito na ano, it's good. Nag-start lang tayo ng March, no? Okay. Sir Jake, okay, isa yan, ha? Tingnan mo, ha. Guys, hindi ko na masay na ano, baka may masaktan na iba. Promote nyo, okay? Mag-subscribe kayo sa mga YouTube channel namin nila Sir Jake, nila Michael, o kahit naman sino pa. Bakit? Para makita nyo kung paano yung skill, o ma-promote natin, di ba? Okay, ma-promote natin yung mga idea, okay? Yung mga idea, o ma-promote natin yung mga safety, sa safety natin, yung mga ganitong view natin ng bawat isa. Tulong-tulong tayo kasi ito yung isa sa na, ano natin, isang kailangan natin, ma-promote natin, magkaroon tayo ng boses talaga. Kasi ang problema, tingnan mo, sa YouTube ang nagba-viral, kahit saan nagba-viral is ano, yung isipin mo, pumito ka lang, no?
magsabi, alam, virus, yung kung ano-ano. It's, hindi naman ano, pero tayo dito, bakit yung mga safety hindi nagbabiral? Katulad, tulungan natin yung bawat isa, okay? Wait lang, Jeff, please. Ah, ma'am. Ah. Last meeting natin. Ah, kaya? Okay, wait lang po ah. Okay, so ayan. Ayan, mga iba. Baka may iba pa po mga katanungan dyan. Habang ano kasi gumagawa po. No? Na ano. Mga iba pa. Okay, yan. Yung mga ibang kabaro natin, no? Please, help out yung mga ano natin. Yung mga ibang kabaro natin dyan. Ayun o isa. No? Tulungan natin, no? Yung mga nakita nyo yung mga sa safety culture natin, pinopromote nila. Ayan, katulad, isang sample ko, yung sa posting natin dito, yung interview, no? Kahit, di ba? It's promote natin, nakikita mo, nakakatuwa, no? Mayroon na tayong, ano, radio communication natin sa, ang sabi, usapang safety, no? No, ano natin, it's nakakatuwa yung mga ganun. Ay, nakikita mo, it's at least ngayon, meron na tayong, ano, takatopic, puro safety, no? Ang inaano natin, hindi na yung, kung ano-ano, mga bad na balita, di ba? Yung pinag-uusapan niya yun, yung safety culture, no, nung sa ano natin, DBWL ata yun, sorry to say, hindi ko na matandaan eh, kung sino, pero nandito sa posting natin, di ba, nag-i-invite siya ng mga safety professional, na ganito, na, siyempre, ano na yun, ay, sorry, no, na promote natin yung safety natin, no, alam ko naman, para naman, sabi nga, hindi na natin naririnig na ang safety sa Pilipinas ay for compliance lang. Napakasakit. No, for me, pag naririnig ko yun, napakasakit sa akin. Bakit? Kasi isa rin ako sa mga safety officer, no, na ibig sabihin, ako, hindi naman ako for ayoko naman ma-experience na sinasabi na kaya ako sir nandito sa company namin for compliance lang. Hindi, no? Wag, tama sana ng ganun. Magandang hapon ka. Ano-ano mo si Michael S. Scalona. Okay, sir, ano ba to? Redyan, no? Please, ano na lang, kapatid sa pananampalataya. Okay? And parehas kami ng ano namin, okay, ng culture namin na makapag-talk, makapag ano na to, magano sa regarding sa safety, makatulong, okay? Hindi naman tayo na ano, hindi naman magkalayo, okay? Sir, ano po pala masasabi nyo kung ang isang company ay walang safety department na dapat doon magre-report ang safety officer? Kasi po, isa po kasi napansin na parang problema ang reporting or hindi alam kung saan magre-report ang isang safety kung sakaling wala pang department gaya na nasabi niya ko. Thank you. Sir Bon, ganito. Okay. Sa totoo lang, sa company, kapag ano, it's budgeting system, okay? Kung meron kayong safety department, kung wala kayong safety department, direct reporting ka sa project manager. Si project manager, tandaan nyo, basahin mo ang DO13. Si project manager naman po talaga kasi ang nag-i-implement ng construction safety health program sa workplace natin. Okay, nahandyan. So, ano gagawin mo? Dapat si project manager, direct reporting ka. It's a top
sa top siya eh. Kumbaga, dapat nga reporting tayo sa top management, okay? Eh, pero respeto na lang as siya ang project manager dyan sa ano natin, sa workplace natin. Sa kanya ka nagre-report. So, ano yung mga, ano, yung mga inspection checklist mo, yung mga problema mo sa safety, sa kanya mo i-discuss. In that way, alam niya, no, na ano natin, kung ang napapansin natin, okay? Kung ang napapansin mo, no, napapansin mo sa workplace mo, ang project manager mo hindi ka pinapansin, saka ka mag-report sa top management. Duro letter. Sabi nga natin, no, huwag kang matakot. Kung wabaga, yung reporting mo ay nasa tamang proseso, okay, sa tamang ano natin, it's wala ka dapat katakusan. Sabihin mo, sabi, di ba may salita nga tayo, sir, trabaho lang. No, kung gagawin niyang personal yun, di ba sabi nga natin, mahirap personal yun ang isang tao kasi unang-una kung ikaw pinersonal ka ng project manager mo, hindi lang ikaw ang nagugutom. Alam niya na may pamilya ka, pero kung alam ng project manager mo na ginagawa mo yung trabaho mo at nagiging proactive ka sa site, di ba, bakit ka mahihiya i-report sa kanya yung mga dapat mong i-report regarding sa safety? Mas mahiya ka kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi ka gumagawa ng proactive scenario mo. Hingan ka ng checklist, ng inspection, wala ka. Hingan ka ng man-hour, wala ka. Yun yung mga dapat mong maging proactive sa'yo. Kasi dapat ano, maging challenge sa'yo yan. No? Maging challenge sa'yo na wala akong manager. Sige, papakita ko sa project manager ko, no? Na ito yung trabaho ko, ito yung alam ko, ito yung nasa, ano ko, nasa, nasa yellow book ko o yung tinatawag na Bible ko. Okay, ito, baka ACAS advisory capacity, okay, direct reporting to employer, prevent, no, provide a prevented report, ganito, di ba? Blah, 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 di ba? Yan yung sinasabi natin sa mga safety natin. Kaya madalas, no, hindi ko naman sinano, nagiging compliance tayo, ultimo yung proper reporting kasi, it's ano, binaano natin, nahihiya tayo. Okay, nahihiya tayo na mag-report, gumawa ng ganito. Huwag ka ba't mahihiya? Okay? Kasi unang-una, kaya ka nga gusto mo maging safety. At balang araw, gusto mo maging leader. In that way, makikita niya, di ba? Sabi nga natin, ako, kahit ako nasa pro-operation ako, pag nakita ko yung safety ko, uwa, ginagawa nito yung trabaho. Di ba? Ultimo yung project manager mo, stop mo, hindi mo masita pag walang PPE. Gawin mo. Sir, pasensya na po. Wala po ba tayong PPE? Kaya naman sa mga ano natin, mga kasama natin. In that way, makikita nila. No? Makikita niya na ano, uy, okay to si safety, nagiging proactive. Diba? Yun yung isang sample natin na ano natin. Para hindi tayo para sabihin dyan na for compliance lang. For me, sa puso ko, nakakadurog ng ano, ng puso yun. No? Para sinabi natin na si engineer or compliance din. Hindi naman. No, magkaka-level tayo, magkaano tayo. Ang safety hindi lang para ano yan, hindi lang nakapokus sa safety officer. Ang safety ay para sa lahat. Sabi nga natin, parang pinaka mababang position hanggang sa pinaka mataas na position, pro-safety dapat lahat ng mindset niyan. Kasi bakit? Kung hindi magiging pro-safety ang mindset ng bawat isa, wala. Walang mangyayari sa workplace nyo. Bakit? Sabi nga natin, pwede kang ma-aksidente dahil sa workers mo. Eh, lalo-lalo na, pwede kang ma-aksidente dahil sa staff mo. Diba? Ganun lang naman yun. Okay? Keep always safe and good health sa inyo. Yes. Thank you, sir. Sir Rejan. No? Ngayari natin. So, yan. So, keep ano lang tayo. Dire-diretso lang tayo dito. Continuous. Hawak kamay lang tayo, sir. Na magbigay ng ganitong mga learning natin based on sa ano natin, idea natin, ano natin, okay? So, yan. Yan yung iba pa, okay? Baka may mga iba pa, okay? Okay, yung ano natin. Basta, iko-ano lang natin, i-correct lang natin, basic principle lang natin yung, wala po tayong ano, hindi po tayo nakapokus sa isang topic dito. Nakapokus po tayo sa lahat. Okay? Kaya hindi naman kailangan mag-click o ano, no? Marami dyan, okay? Marami tayong ano, may mga kilala tayo na atawag na sa... Bray, ano yung sinabi mo? Magaling sa? Ha? Keypad, ano? Ano tawag doon? Keyboard warrior. Marami tayong mga ganyan, no? Yung mga ano, tayo naman it's ito lang, okay, kung ano lang nasa isip natin, okay? Yes, sir Planas, thank you, okay? Well, no, you're welcome, okay? Basta maging proactive ka lang, okay? Yan lang ang sinasabi natin sa workplace natin, okay? Kasi guys, ha, correct, di ba? Like what I said, no? Na in the previous call live, kaya ulitin ko, ako galing po ako sa pagiging ano, kargador,
Alam po ng iba yan. No? I proud to say na itong kaharap nyo ay dating kargador ng Divisoria sa Asuncion. Okay? Saragosa. Yan, mga teritoryo natin. Naging janitor din po ako ng Tutuban, Robinson. Yan, di ba? I proud to say na no, yung mga yan, it's na-experience ko. Even mga natin. Kaya yung mga siga Robinson, ay, regards nga, ano pala, shoutout pala dyan sa mga tiga Robinson, Tutuban. Okay, and then even yung mga tindera dyan sa mga tiga Tutuban. Okay yan, di ba? Every summer, nandyan po ako. Di ba? Baga doon ko naranasan yung pagiging proactive ko na, di ba, na kahit sa paanong paraan, na magbigay tayo ng ganitong, ano, idea. Okay, na kaalaman natin. Okay, laging sasabihin nga, no? Pag naalala ko yung salitang basic principle. Okay. Kay Engineer Brian Dineros. Okay, yan. Okay. And may iba pa? Yan. So, yan, almost, oh. Ano lang tayo, no? Guys, no? Yan. So, kung ano yung iba natin dyan, tsak, mag-ano na, magla-like, ha? Thank you. Okay. Sa ano, Sir Rejan, thank you so very much. At sa mga iba pa, thank you very much. Sir Bon, yan, ano ka na lang, backread ka na lang doon sa namin. Sir Jake, no, February 20 to 21. Okay, target namin for the pre-training namin. So keep watch, no, or ano natin dito. Subscribe lang po kayo dito sa ano natin o sa mga ibang safety officer diyan or mga ibang ano diyan na dumadaan lang, okay, sa wall natin o nagla-like. Thank you rin. Thank you very much. Okay, guys, no? So, yan. So, marami salamat. Thank you for listening and watching for our TV radio. Hindi, joke lang. Okay, in our safety officer helping hand, no? Please, guys, tulong-tulong po tayo to promote our safety culture in our workplace. Tulong-tulong po tayo to promote our safety sa site. No? Para mabura na natin yung salitang lagi ko narinig na poor compliance lang ang safety. Tandaan natin, no? Ulitin natin. Ang safety po ay safety ng ang safety ay hindi responsibility lang ng safety officer. Responsibility po ng lahat. Maraming salamat po. Salute!